Well, anyway, tingnan po ninyo ha. Isa-isa lang, isa-isa lang. Mga kababayan, panawagan. Makinig ko kay Maigi. Mag-ingat po kayo mga negosyante magpapasko ngayon. Baka lang po. May umiikot na nag-iinspeksyon ng mga negosyo ninyo. Huwag ko kayong basta-basta naniniwala. In fact, pinipilit ko pong matapos yung isang teknolohiya. Talaga po, ako may awa ang Diyos talaga, may awa ang Diyos. Pinipilit ko matapos na ho eh. Tapos na yung teknolohiya ang ginawa namin para mawala itong katulad ng Tolonges na to. Tapos na, ayaw ko lang i-launch hanggat hindi namin na-hammer test. Alam ho yan ng mga manonood na sa technology. Pero magkagano pa man, habang inihintay natin yung pagte-testing ng teknolohiyang inadapt natin para maging convenient sa business taxpayer at RPT. Lapit na. Few hours na lang yan. A few days. Pipilitin ko yan. Pipilitin ko yan talaga. Hindi na nga ako na pagkakatulog, kaka-follow up eh. Lapit na yan. Ngayon, may umiikot, inspector daw, ng business processing office or licensing office o taga business permit. Wag na wag kayong maniniwala. Unang-una, kung talaga magre-renew kayo, di pumunta kayo sa pamahalaan. Or, uulitin ko, punta kayo, manila.gov.ph. Magparehistro kayo para sa slot. Ito, nagpanggap yung lokon to. Sana yung ID nito? Ayan. Tawagin si Weng. Ito na. Tawagin si Weng, yung ID ko. Gusto ko magsuot ng ID. Hindi, papakita ko kasi sa taong bayan. Taong gobyerno ka? Ba't mo pinuntahan ito? Tatlo mong kasama? Dati po, tiyado po ng 2008. 2000? 2008 po sila nandito. 2008 yung nag-uto sa'yo, dating empleyado. Tapos sabi nila, sumama ka sa amin, meron tayong trabaho ito. Yung mga ganyan po, certificate. Saan mo ito pinagawa ang certificate na ito? Direkto po yun. Sinasabi ko na, rekto, ha. Hindi, gusto ko lang ipakita sa taong bayan yung bagong ID. Ganito na lahat ang ID ng empleyado. Weng, ganito na lahat ang ID ng empleyado, no? May ID na ako. Good boy. You're my good girl. Ne. Buti na lang, hindi magkapareho. Ito, nagpapanggap na empleyado, inspector. Inspector, ikaw may negosyo, maliit na negosyante ka lang. Kakabahan ka, di ba? Ba't ka nagkapera? Ano hiningi mo? Mayor, dahil po yung pinabalik sila, dahil sila babayaran sa mayroon. Oo. Yung pinabalik tatlo, bali apat po. Oo. Tapos, ano yan, dalhin mo na yan yung mga dokumento. Pati resibo ng gobyerno ng Maynila? Resibo ng gobyerno ng Maynila. Rekto ha. Ayaw niyong tumigil ha. Ito, resibo ng gobyerno ng Maynila. Nagkakanda, hingal-hingal kami rito. Mangalap ng salapi.
resibo ng Maynila, pinepeke nyo? Ha? Makikita nyo sa akin. Tingnan nyo. Miminsanin ko lang kayo. Resibo ng gobyerno ng Maynila? Naiintindihan nyo ba yung ginagawa nyo na ito? Galit na galit kayo sa mga politikong magnanakaw? E dahil nyo pa politiko sa pagnanakaw na ito? Yung politikong magnanakaw, pumuporsyento lang. E kayo, kinukuha nyo yung buong bayad na buwis. Ah! Halimbawa, nomad ka. 600. Magkano puhunan? 10 centavos. Sa mapuputi, 600. Sa Tolonges. Tama? Eh, yung politiko, mamumorsyento lang. Totoo, Rekto? Ginagawa nyo sa amin to? Ginagawa nyo sa amin to? Ay, malilintikan kayo sa akin. Magtago na kayo. Ipinagpapauna ko na. Ipinagpapauna ko na. Bumilang kayo ng oras. Mag-impake na kayo lahat dyan. Pati yung barangay chairman nyo dyan, aarestuhin ko ng personal. Ikaw, chairman ng 310. Pag nalaman ko lang, barangay chairman ka, resibo ng gobyerno to, ha? Kabahan kayo, baka kala ninyo. Hindi biro ito. Ito biro. Ito joke. Ito hindi biro to. Ito joke ang buhay nito, eh. Really? Patawag si Balba. May meeting ngayon. Resibo ng gobyerno? Are you crazy? Tawagin si Levy Pacundo, si General Balba. Katawagin si Levy Pacundo, si Director Levy Pacundo, tawagin, at si General Balba. Talaga, Rekto? Pinatos nyo na to? Ganito na kayo kahayupak? Resibo na ng gobyerno to. Kahit ako mapipikin nito, tunay na, oh. Ayan, oh. Magiging bilyonaryo ako nito. E solo pere. Wala akong kahati. 1,600, oh. $3,765. Resibo ng gobyerno. Mark money ba to? O di meron akong mark. Ah. Ah, sige. Oyo niya yan. Eh, wala tayong magagawa. Kailangan mong kaharapin yan sa mata ng batas.
Oh, hindi yan ang itsura ng ID, ha? Oh, ito ID, oh. Recto. Bago-bago na. Huwag mo na sumin. Huwag na. Baka mamaya, print pa sa recto, eh. So yun guys, a very strong warning coming from Mayor Isko. Napupuno na po talaga siya sa mga kaganapan po dyan sa rekto. So ang kanyang warning po dun po sa mga gumagawa po ng mga kalokohan na yan, magsitigil na kayo, tama na, tapos na yung mga maliligayang araw nyo, magbago na kayo or umalis na lang kayo ng Maynila. Yun yung warning ni Yorme sa kanila. Talagang palaban po talaga, hindi po talaga siya papayag na natutulongis po yung po mga mamamayan ng Luzon at mga Pilipino po. Kaya po napaka strict po niya. And yun nga po, took him a few months, tinignan siya. Pero ngayon po, nilalabanan na po niya, hinaharap na po niya yung sular na ito. It's an open secret. Alam po natin yan pagdating po sa mga rekto na yan. Pero it's time po na harapin na po ni Yorme Isko. And ganoon na nga po yung ginagawa niya. So yun guys, that's the first video sa Capital Report. So medyo mahaba-haba yung Capital Report ngayon. We'll be posting more videos tonight. So this is just the first one. Thank you very much, Pilipinas. God first. Bye-bye.